Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang banal na ngalan ng Mahal na Birheng Maria. Aminin muna natin, mga kapatid, ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, habang ang iyong anak na nasadamban ng cross na banal, niloob niyang tanghalin si Mariang Birheng Mahal bilang ina naming lahat ayon sa kanyang kapasihan, ipagkalog mong kami mapapaampon sa kanyang pagsanggalang, ay madulutan ng lakas ng loob sa pagtawag sa kanyang ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colossus. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay kay Kristo, nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo, nang kayo'y binyagan na libing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa nakasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus,
Nilubing niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Tumayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon sa Jesus sa isang burol at magdamag na doong manalangin. Pinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinanganlan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alpeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem. At sa mga bayan sa baybayin dagat ng Tiro at Sidon. Bumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makakapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Marami pong sumunod sa ating Panginoong Kristo, maliban pa po yung mga individual na gustong magpagaling ng kanilang karamdaman at yung mga inalihan ng demonyo. Marami ang sumunod sa Kanya, hindi lamang yung pinakain Niya ng 5,000 katao na mga lalaki pa lamang yon, wala pang kasamang mga asawa at kanilang mga anak. Ibig sabihin, higit pa sa 5,000. Maraming sumunod sa Panginoon, pero meron siyang pinili ding mga disipulo, the 72 disciples. Sa 72 disciples na ito, pumili ng 12 ang ating Panginoon. Pero po ito ay hindi pagpili lamang na basta na lamang niyang pinili. Ito ay kanyang pinagnilayan. So ibig sabihin, kung atin po sigurong ikukumpara sa korporasyon sa panahon natin ngayon, at kung ikukumpara din natin ang ating Panginoon sa Kristo na pumili sa kanila ni isang guro na mamumuno, hindi lamang sa korporasyon, kundi ang pagpapalaganap ng mabuting balita, hindi lamang sa loob ng mamamayan ng Israel, kundi sa buong mundo. Wala po siguro makakapasa. Dahil si Pedro, mangingisda, ang kanyang kapatid na si Andres, kasama niya, kaibigang si Santiago at Juan, mga mangisda, the inner circle ng ating Panginoong Jesucristo. At yung iba ay magkakaiba ng karakter ang mga estado ng kanilang buhay. Sino mag-akala? Siguro, kung korporasyon, ay baka si Judas lang makakapasa. Dahil at least, sa kanyang kapanahunan, pinili siya, naging ingat yaman. Ibig sabihin, nandoon pa lamang pinagkakatiwalaan na. Pero alam natin ang pangyayari. Mga kapatid, ang pagtawag nito ng ating Panginoon sa kanya mismong inner circle, mga apostoles, na ibig sabihin, pinadala, the one who are being sent, the apostle, ay ang atin din pong panawagan bilang tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo sa kasalukuyang panahon. Tinawag po tayo. Ibig sabihin, pinili, hindi po ito galing sa atin. Galing sa ating unworthiness ng hindi kaaya-aya ng ating pagkatao, pinili tayo magiging Kristiyano. Maganda pong pagnilayan dahil sa mga darating na araw, linggo, ay election na rin. Alam po natin sa Pilipinas, maganda po itong pagnilayan dahil ang pagpili ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang inner circle na ipapadala sa pagpapalaganap ng mabuting balita ay dapat magiging huwaran din sa gustong maglingkod. After all, ang pagtawag nitong 12 apostoles ay para paglingkuran ang Diyos. Ito ay biyaya. Biyaya po ito na hindi mula sa kakayanan ng mga individual, kundi sa kakayanan mismo at kalayaan ng ating Panginoon Jesucristo na siyang malayang pumili sa mga taong ito sa kabila ng marahil na ating pag-isip sa kanila ay walang kakayanan dahil sa kanilang mga estado sa buhay. Ito din po dapat ang huwaran ng mga maglilingkod. Hindi lamang sa maglilingkod, maging sa atin din po na paglilingkuran. Halimbawa, sinabi ko nga kanina, malapit na po ang eleksyon sa barangay. Ang atin pong kaisipan ay pipiliin ng tao. We have to understand this, sisters and brothers. Pag ikaw ay tatakbo at gagamit ka ng pera at sasabihin mo na maglilingkod ako,
At yung atin mismong pamamaraan ay piliin ka ng mga tao na malaya. Pero kung ikaw ay gagamit ng pera, bibilhin mo anong dignidad ang ipapakita mo sa Diyos at kapwa-tao. Sasabihin ng iba, Father, hindi ako mananalo pag hindi ako gumamit ng pera. Precisely in that context, ang nagiging basihan mo ay ang perang bibilhin mo para ikaw iluluklok, hindi ka pinili sa pamamagitan ng malalim na pagninilay at pagdarasal sa mga taong pipili na binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesu Cristo to discern also, to pray kung sila ay mamimili. Kaya nga po minsan, nakakalungkot isipin at nasasabi ko ling, bakit mayroong pang-eleksyon pag yan ang mga pamamaraan? Ibig sabihin, mag-bidding na lang tayo. Ilagak ang lahat ng pera, lahat ng kandidato. Kung sinong pinamakalaking pera, ayun na lang mananalo. After all, that is all what's happening in us. Hindi na tinitingnan ang sagradong pamamahayag ng katotohanan mula sa mga mamimili na ito'y mula sa Diyos. Ito'y mula sa discernment natin. Ito'y mula sa pagdarasal natin. Napakaganda di pong maglingkod pag ika'y ginusto ng tao ng karamihan nang wala kang ginamit na pera o dahas. Pero yung ating lipunan ay iba ang takbo ng kaisipan. Na ibig sabihin, we want to serve on the basis of our own. But not at all. Hindi po ito ang gustong mapangyari ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga siya pumili na mga taong simple, mga taong aba, na mga taong hindi kilala sa lipunan upang simulan na sa pamamagitan po ng mga taong ito, kayang-kaya po nating magsilbi sa abot ng ating kakayanan. Marami din po sa atin sasabihin, Father, hindi ako makapaglingkod, sila na lang. Wala akong maiambag, wala akong pera. Pag mayroong meeting, wala akong maibigay na pamiryandaman lamang. Hindi po ito iniisip ng mga apostoles. Para sa kanila, ito'y malaking biyaya and they have to be thankful. Mga kapatid, ano pong pinakaunang kasalanan ni Judas Iscariote? Hindi po dahil lamang sa ipinagkalulo niya si Jesus. Marami po sa kanila ay marami din pagkukulang na tulad ni Pedro. Ang unang pagkakasala ni Judas Iscariote, he was not grateful. Hindi siya nagpapasalamat na siya'y pinili mismo ng Diyos. Walang pag-alinlangan na hindi man lang siyang bumalik sa kanyang pagkakamali, bumalik sa Panginoon. And then, tulad ni Pedro at marahil iba pang mga apostoles na Santiago at Juan, na kung matatandaan ninyo, merong sariling pagkaisipan ang kanilang mismong nanay. Panginoon, pag nandiyan ka na po sa Jerusalem, ilagay mo naman sa luklukan mo ang isa kong anak sa kanan, ang isa sa kaliwa. Maging si Pedro, alam po natin ang kanyang kainaan. Maraming beses po niyang dininay si Jesus. But they were able to go back to Jesus. Bumalik sila. Humingi ng kapatawaran. But Judas went to the other way. Ibig sabihin, he was not grateful. Hindi siya nagpapasalamat na the very beginning na siya ay pinili ng Diyos. By the virtue of our baptism, sisters and brothers, unworthy we are. Hindi po tayo kaaya-aya. But we allow ourselves to be an instrument of God's proclamations of His Word. Na ibig sabihin, marami tayong inasalang-alang. Halimbawa po, ang magkapatid na si Juan at Santiago, it's natural
na magkakaroon sila halimbawa ng posisyon. It's good thing. Marami po sa atin. But these are all our personal intentions, even our own family, should be subordinate to that of the will of our Lord Jesus Christ. Na ibig sabihin, mangunguna ano ang kalooban at galaw ng ating Panginoon sa Kristo sa paglilingkod, hindi sa atin. Yun po ang pagiging tagasunod. That we are all grateful because after all, being baptized, yan po'y kasama na sa ating responsibilidad kung matatandaan ninyo. Pag nilahidan po tayo ng langis, palatandaan, nakikiisa tayo sa misyon ni Jesus bilang isang pari. Nandito po tayo, nagdarasal. Si Jesus bilang isang pari, nakikiisa tayo sa kanyang pagkapari sa ating sama-samang pagdiriwang ng misa. Pangalawa, nakikiisa tayo sa ating Panginoon si Kristo sa kanyang pagiging hari na ibig sabihin bilang mananampalataya, bilang binyagan, bilang nakikiisa sa misang ito, pakikiisa sa pagkapari ni Kristo, makikiisa din ako sa kanyang paglilingkod, merong responsibilidad na sa bawat pagsamba natin o pagmimisa natin, maghanap tayo ng paraang makapaglingkod. Pangatlo, after all, nakikiisa tayo sa pagiging propeta ng ating Panginoon si Kristo to announce the good news and renounce the bad news. Pero mga kapatid, obserbahan po ninyo, ordinarily sa ating buhay, pagka ikasisira ng tao, ichichismis, marami po sa atin excited, energized, punong-puno ng enerhiya. But once we are asked to share the story of Jesus, tahimik ang lahat. Walang ka-enerhiya-enerhiya. Hindi maibabahagi. So there's something wrong. Paano po tayo nagiging propeta na yan po ang kadahilanan ng pag-alay ng ating Panginoon sa Kristo sa cross? Hindi lamang po siya pinatay, hindi po lamang siya pumunta at nagpakamatay. Inialay niya ang kaniyang sarili ng malaya para po sa lahat, sa pag-alay din po ng ating buhay na malaya. Sa mga naglilingkod po, this is supposed to be the privilege to take part of the mission of Jesus. Kung tutuusin po, hindi tayo nangangailangan ng simbahan. Yung mga naglilingkod, hindi rin namin kayo kailangan. At lalo't higit, hindi rin ako kailangan ng simbahan. Dahil hindi tayo kailangan ng Diyos. We have to understand that. It is the other way around. Kailangan natin ang Diyos. Hindi ang Diyos ang nangangailangan sa atin. Dahil ang Diyos, kung anong gusto niyang gawin, ay magagawa niya. Pero tayong lahat ay inaanyayahan. Maluwag sa kanyang kalooban, inanyahan tayong maglingkod. Kaya kung tayo po'y maglingkod, ang ating pong isipin, it is not for me. It is not just for my family. It is for God. At ang lahat ng ito, kaisipan, ay bababa. Ito'y mula sa Diyos, biyaya ng Diyos. So that's why I have to respond to it on the basis of God's goodness, hindi po on my basis. Na mabait ako, kailangan ko maglingkod. Na mabait ako, kailangan ako ng simbahan. Hindi tayo kailangan ng simbahan. Tayo nangangailangan sa simbahan. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ay nangangailangan sa Diyos. Kaya mula sa kaisipang ito, lahat ay attributed to God. So therefore, when I serve,
That is because I love God and it should reflect and embody to people whom I've served. Malaya ako, magaan sa kalooban ng aking paglilingkod dahil ang Diyos mismo ang nangiibabaw at ang kanyang misyon. Lastly, mga kapatid, we have again to understand, wala po tayong misyon. Sasabihin ng iba, meron pa akong misyon. Wala po. Only Jesus Christ has the mission. We all just partakers. Nakikiisa lang tayo sa misyon ng ating Panginoon si Kristo kung kaya't nangunguna ito, itong ating susundin. Marami po tayong maririnig, meron akong misyon. Meron akong misyon. And at the end of the day, they do their own things, not anymore of Christ. Dahil gusto lang nilang maluklok. Gusto nilang sila'y nasa mataas. Gusto nilang kanila. But not anymore of God. Not anymore of Jesus Christ. Pag makakarinig po ako ng mga taong sasabihin, may mission pa ako, duda na ako niyan. Rather than I have to pray and discern of what God will be for me. I'll be instrument of His mercy, of His proclamation of His love. Instrumento lang po tayo. Siya lang po ang ating Panginoon sa Kristo ang may misyon. At ito'y lamang po ay ating susundan. Wala tayong sarili. Siya ang masusunod. Tumayo po tayo. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais ng kanyang bayan ay mamamagitan para sa sandaigdigan sa bawat kahilingan ating itutugon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kayapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng bugtong na anak, siyang nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Amen. Maupo po tayo. Itong alam
Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha sa pagunitan namin sa mahal na birhin, hinihiling namin ang aming pagkain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ng Mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang Mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin nito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amang lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwangawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito mga kapatid sa Hesus Kristo, ang mauwaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Para mal sa iyo.
Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming pagsasalo sa hayag na bibigay buhay sa pagunitan namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.